Kamusta mga lods? It's your boy here, Taralaro PH, back with another gaming guide. So, bibigyan ko naman kayo ngayon mga lods ng konting tips paano ba maka-earn ng mabilis ng MU coins. Okay, ito po yung MU coins. Ayan. So, merong unbounded and meron din namang bounded. So, ito po yung pinaka-main currency na ginagamit lalo na sa trading house. Pagbibili kayo ng mga nagsesell ng items, then some of the items din sa item shop, kailangan nyo ng MU coin. So, importante na nakakapag farm kayo nyan kung at least everyday magawa nyo para meron kayong daily na pang spend dito sa game. So, paano nga ba nyo ma-earn yan? Ano ba yung ginagawa ko to get MU coin? So, diretso na kagad tayo mga lodi. So, number one, itong ginagawa ko. Mag-hunt kayo ng gold and red boss everyday. Alright? So, ito po yung gold boss. Bawat map meron po yan. Itong gold na skull. And then yung red, tong red, ito yung wild boss, siya yung pinaka mataas yung drop dito sa map. Kaya makita nyo naman, di ba, siya yung malaking icon, umaapo yung skull. So ngayon, kakakill niya lang, di pa siya nagre-respawn. May respawn time yan, makikita nyo naman pag pinuntahan nyo yung spot niya. So ang mga drop na ito, pwede rin yan. Pwede kayo makakuha ng excellent or ancient item. Swerte kayo pag nakakuha kayo yan. Or ang madalas drop niyan is yung mga excellent item, yung kulay green. Ito po yung kulay green. Yan. Okay. So, anong gagawin dyan? I-recycle nyo po siya. Dito po yung recycle. Yan. Recycle po yan. So, yan. Meron siyang katumbas. Lahat yan. May katumbas na MU coin. So, recycle nyo lang po. Okay. Kasi pag excellent item naman, madalas hindi yan ginagamit dito. Alright. Ang talagang binubuo na set dito, yung kulay pula. Ancient item talaga. Kasi may set option yan. Kesa dun sa excellent item. Siguro pag nag-uumpisa kayo, level 1 up to level 100, yan, suot nyo muna yung excellent item. Pero, habang nagpa-farm na kayo, nag-uumpisa na kayo, unti-unti nyo nang bubuin yung first ancient item ninyo. Alright? So, yun yung number 1 tip, mag-hunt sa gold and red boss. Then, i-recycle nyo yung mga item na yan. Pangalawa naman, Dragon Invasion. Yung Dragon Invasion po, everyday din po yan. So, dapat maganda mag-attend kayo. Kung kayo ay nasa guild, mas magbe-benefit kayo. Kasi yung Dragon Invasion, marami pong drop yon. So, unang-una nga, may drop yun na MU coins din. Alright? May drop yun na MU coins. Bukod pa po doon sa mga XP and Kundun box. Alright? So, may time po yun. Umpisa po siya ng 10:30 AM, 1:30 PM, 4:30 PM, and last 9:30 PM. So, tigda dalawa yun kada map sa Lorentia, dalawa, Noria, and then sa Devias. Alright? Sa pangatlo naman po tayo, everyday din po ito na activity. Kaya very important talaga na maka-join kayo sa guild. So, yung pangatlo naman is guild boss. Yung tinatawag na GB. So, ito po yung guild boss. Ito siya. Ayan, 11:30 and 7:30 PM. So, yung guild boss na yan, pag natapos na yun ng guild nyo, naubos na yung oras, meron yan reward na MU coins din. Okay? So, twice a day yan. So, attending kayo dun dapat everyday. Okay? Pang apat naman po, ito na yung mga daily events. So, pag-iisa-isahin ko na lang. So, ano ba yung mga daily events? Depende po yan kung anong araw. Meron yan Cry Wolf. Join kayo sa Cry Wolf. Meron din po yan Chaos Castle. Okay? Depende sa araw. May schedule kasi yan. You can check it naman in-game na rin. Castle Siege yan, very important. Sumali kayo sa Castle Siege, matalo man yung guild nyo or manalo, meron yan reward na MU coins. Okay, ang napansin ko rito, pag late kayo pumasok sa Siege, minsan hindi kayo nakakakuha ng reward or hindi natawag na sweldo. So maganda, from start to finish, nandun lang kayo sa loob ng Castle Siege para makount kayo ng system. Okay, so syempre kung lagi kayong panalo, mataas yung MU coins kasi ako nakukuha namin sa guild. Since lagi kaming panalo, per player, 5,000 MU coins. Diba? 5,000 MU coins. Ang laki nun. Tapos, ano pa siya? Unbounded. Okay? Unbounded. Ibig sabihin, pwede mo yun ibenta. Okay? And last na daily activities niyan is yung 3v3 or 10v. Yung 10v10 kasi hindi siya everyday. Yung 3v3, everyday yan. So, yung 3v3, manalo-matalo man kayo, may makukuha kayong item dyan, yung parang badge. Teka, tignan ko kung meron ako rito. Okay, wala ako dito. So anyhow, yung 3v3 na yan, so meron nga yan, meron kayong makukuhang badge, pwede nyo siyang i-recycle, and MU coins din yung katumbas nun.
So very important na umaattend kayo dyan sa mga daily activities na yan. So ulitin ko ha, Crywolf, Chaos Castle, Castle Siege, tsaka yung 3v3. Yung 10v10, meron yan. Kaso ano yan eh, parang per schedule din, parang Wednesday, Saturday din yata. Alright? So yan yung mga guide ko how to earn MU coins on a daily basis. Okay? Kung kayo ay magpa-farm, halimbawa, syempre hindi naman all the time merong Dragon Invasion, may Guild Boss. So mostly ang gagawin nyo, di ba? Kayo ay magpa-farm lang sa mga yellow and gold boss. So kung ang priority nyo talaga is mag-farm, mag-farm kayo. Pero pag ang priority nyo is magpa-level muna, magpa-level kayo. Kasi actually, meron naman XP potion na drop yung mga gold boss and red boss. Yun nga lang, kung ang priority nyo is magpa-level, mas maganda pa rin na ganito, mag-spot kayo. Okay? Kung ang priority nyo naman, mag-farm ng items, baka makakakuha kayo ng mga ancient items, mag-focus kayo doon sa paghahunt sa gold and red boss. Okay? So, yun lang muna mga Lodi. Sana natulungan kayo ng quick tip na to. Maraming salamat po ulit and peace out.